Hi Ele, hi everyone. This is Cha ulit, no? Richard Solomon, or Cha for short. This is my, I guess, my 19th vlog. Well, yesterday, I've discussed about an incident that happened to me yesterday, no? And so nakagawa na rin ako ng vlog kahapon about Facebook hacking, no? It's not only about Facebook hacking, but it's actually social media hacking. And more seriously, yung personal identity theft, no? May ganun na ngayon, no? And in passing, na-discuss ko, nadaanan ko, yung sinasabi kong what I prefer the times before, yung during our times, kaysa yung times ngayon, no? So for this day, gusto ko naman maging light naman yung discussion natin, no? Yung content na to. For today, I'd like to emphasize the difference of our times in the 80s and yung advantages namin sa times ngayon. No, yung this present time and era, no? So let's start with ano po ba ang mga nakikita nyong advantages or disadvantages. Ako po meron mga anim, no? There are 6 things that I have enumerated personally. This is on a personal experience and observation, no? Yung nahalata akong pagkakaiba during the times, our times then, in the 80s. Maaaring pwede pabaliktad, no? Kahit hindi naman ako sa 70s, 60s, no? Pagpa-atras, no? But generally, during the times then and compared to the times now. Ano po ba para sa akin yung mga magagandang bagay noon kaysa sa times ngayon? Okay, number one. Back then, we are more secured. We have security in a lot of things. Like number one, bank accounts, our house, our homes, and personal details, especially, no? Personal details. Kasi wala naman kami masyadong inialagaan ng noon na personal details, eh. Meron lang kami noon. Sabihin mong noon, lalo na ng panahon, no, ang telephone index na rate ng tao noon, mababa, no? So, hindi lahat ng tao noon ay may telepono. Lalo na wala cellphone, no? Kasi ang cellphone, dumating siya para bang early 90s na, eh, no? Early 90s na ata. If I'm not mistaken, please comment below sa vlog na to kung ano yung exact date na lumabas yung cellphone. Gani! Si Gani alam to, no? Sa Gani, Hunyo. So, please comment below kung mapanood mo to kung ano yung exact year lumabas ang cellphones, yung mga malalaking cellphones pa noon. Matata kung yung mga kabataan ngayon, kung makita ng mga cellphones noon, matatawa lang sila. Okay, gaya na sabi ko, number one is security. In bank accounts, personal details, in our homes, I believe ba secured ngayon, eh? Kung sasabihin naman ng mga tao ngayon, mga generations ngayon na mas, because of the advancement of times, mas secure, secured ngayon, because there's internet, no, and lots of technologies, CCTVs and so on and so forth. This is debatable for me. For me, still nung panahon noon ang mas secured, especially personal details, no? Yung ano, wala kaming identity theft masyado noon, eh, no? Wala kaming mga ganun masyado. Number 2 is privacy. Yes, I could say that mas may privacy kami noon kasi wala kaming social media, eh, no? Now, ano, paano kayo nagkaroon ng privacy and security? There's so many hackers today. There's lots of CCTVs everywhere. Kulang na lang pati lagyan ng government or ng isang state ang
ang ano eh, or national government, ang CCTV hanggang sa loob ng bahay na natin, you know? Kulang na lang, no? Is it okay? Nakakatulong ba yung CCTV? Yes, I would agree with you. Kung yun ang pananaw ng karamihan, ng mga special mga kabataan ngayon, or generation ngayon, yes, nakakatulong yun sa mga pagsupo ng crimes, of course, no? So, there's also an advantage to it. But I've said, when it comes to privacy now and security of accounts, personal identities, I don't think so. And it happened to me yesterday, no? For the past 20 years that I have had a Facebook account or social media account, ngayon na-hack siya, no? Maring napakatagal yung panahon, difference. But still, ngayon ko na lamang na vulnerable eh. And now I'm maintaining a lot of social media because I'm doing this, no? I'm doing this on a daily basis also. Number three, people then, kami, we have interpersonal relationships. Ito yung isa sa pinakamaganda ng panahon namin noon. Bakit? Eh kami pag nagkasama-sama kami noon, eh, wala mga cellphone eh. So talaga nag-uusap kami. Ine-entertain namin isa't isa. Face to face, no? And not only as dalawa, pag marami kami, the more na mas marami kami, the more na masaya yung interpersonal relationships namin. And, mind you, yung mga children back then, they have interpersonal relationship to at an early age. Why? Kasi hindi naman sila naglalaro ng kung ano-ano eh. Nagkaroon rin ng mga games noon, pero sa bahay, kayo-kayo lang, pamilya, no? O sila magkakapatid. Pero pagdating sa labas, nariyan na yung syatong, nariyan na yung taguan, bahay-bahayan, luksong tinik, tumbang preso, pa, at kabinapawisan kami. That is very good for kids, no? That is very healthy. I believe the parents now would agree with me when I say na mas healthier noon ang lifestyle ng mga kabataan, ng mga bata noon, sa mga paglalaro namin, no? Kasi pinapawisan talaga kami para nang may exercise kami, bata pa kami. Okay? Number four, life back then is very simple, no? Hindi kami masyado nakatutok sa ano. But you know what? Oh, again, I will tell this. I'm an old school guy, eh, no? Do I have a Facebook account? Yes. Do I use social media? Yes. But if you would ask me, am I happy about it? Do I really enjoy using it? You would be surprised. I would tell you, no. Kasi nawawala nga yung privacy. Dati, nung panahon no, pag merong mga chismoso-chismosa, nasa kanto lang. No? Ngayon, ang chismoso-chismosa wala na sa kanto. Nasa kanilang bahay. Nakala mo, tahimik. Pero sa nagchismosa, eto, sa cellphone. At hindi lang yun, hindi lang yung kanto, yung mga kapitbahay sa kanto, sa buong block nila na pag-uusapan na. Doon pa sa kabilang kanto, doon pa sa kabilang bayan, sa probinsya, at sa ibang bansa. Imagine that. Ganun na kalawak ang range, no, ng chismisan ngayon. Uy, si ano nga pala, sa Australia, kumusta? Ano? Ay, nako, ang dami ng anak niya. Meron pa nga siya anak na ano, hindi naman kanya. So, imagine that. Kausap ka sa Australia, nasa Africa, nasa barko. Ganun na chismisa ngayon, matindi na ngayon. So, kaya nga ngayon, tawag hindi na yung mga may, ano, Wi-Fi's na eh. Wi-Fi's na yung mga chismisa ngayon. Okay. Mas simpler ang buhay noon, no? Simpler. Now it's very complicated. Number five, I see is the values of people before are very intact. This is also the reason why I started vlogging. I have noticed that there's really a very clear, not only differences,
but deterioration of Filipino or the old traditional Filipino values. Yeah, may nagmamano paano-gano, pero alam niyo nung panahon namin, for example, kumate kami sa bahay, pag dumalo kami sa bahay ng kaibigan namin, at kahit pinagbuksan na kami ng pinto ng kaibigan namin, hanggat hindi kami sinasabihan, ito ha, experience, personal experience ko again to, hanggat hindi kami sinasabihan na, o sige, pasok na kayo, hindi kami papasok. I don't know if some people notice that. Kami sa mga Tagalog kasi ganun eh. Hindi kami papasok ng bahay nang hindi kami pinapasok. Pag sinabi ng mga may-ari ng bahay, ng mga magulang ng kakaibigan namin, o sige, pasok na kayo. Ayun, tsaka po, tsaka kami papasok, no? So, hindi lang yung mga po at opo, mga ganun, pagmamano. There are a lot of traditions that I value then than now. Now kasi parang halos nawawala. That's the also the reason why I started vlogging. And this is one of the contents, the things that I want to have my contents have, no? Na makapag-impart, maibalik ko, makapag-share ng old Filipino traditional values na gusto ko nga sana maibalik natin yun. Maituro natin sa ibang new generations ngayon, maituro nyo uli yung old Filipino traditional values. Okay? Katulad noon, napapalo kami. Siyempre, masakit, no? Na miya kami. Pero when we grew up and we became professionals, nakatapos kami, no? At nagkapamilya, doon ko na-realize na tama lang pala yung palo, eh. Honestly. Huwag lang yung grabe, tapos binibitin ka na, no? At kung ano-ano pa, no? Na halos mamatay ka na sa sakit, no? I mean, yung pagdisiplina sa bata, dapat hindi nawawala yan. Kaya nga may mga batang hindi yung paglumaki, nagbinata lang o nagdalaga, hindi mo na masaway kasi wala eh, hindi tinuruan ng, at an early age ng values eh, no? Na hindi ikinin-inculcate sa kanila na maayos. So ngayon, mahirap na silang maset sawita, masaway, at naging problema na rin, no? So nagkaroon ng mga vices at kung ano-ano pa. So ituro natin, ibalik natin yung values sa mga bata. Yung traditional old Filipino values, napaka-importante nito. Ito. 6, ito yung isa sa ano, no? Or panghuli ko, no? Although it's not sa lalo sa atin sa Pilipinas, sa mga Filipino, hindi masyadong dinidiscuss to, it's like a taboo, pero times are changing, no? Dapat pag-usapan na rin natin. Sex then, my observation, sex then was very, very sacred, no? So, syempre, ang mga lalo old folks natin, at sinasabi sa ating mga, kung ano ang mga religion natin, who teaches values also, na hindi ka nakikipag-sex, na hindi ka pakasal, no? So, hindi ko sinasabing lahat kaming from the 80s going backwards is pure with that subject, no? Pero at least noon, kumbaga, well, hindi ko basta-basta nakikipag-sex eh, no? Noon nga eh, nakakatawa, huwag na lang natin pag-usapan na lang yung sex. Pag-usapan na lang natin yung sa eskwelahan. Alam niyo po ba noon, ito kung napapakinggan to ng mga kabataan ngayon o napapanood dito. Noon kami, pag hinawakan lang namin sa kamay yung crush namin, either nasampal na kami niyan or nasumbong na kami sa principal, napatawag na kami yung parents namin, pati sa guidance counselor or sa principal's office, may mga ganun na. Or nahalikan lang namin, inakawan lang namin halik. Dito lang ha. Nako, yun na, Diyos ko, gulo na yun. At nagreklamo yung classmate namin o yung babae. Medyo malaking issue na yun. Ang tawag na sa iyo nun, manya ka na. Sabihin, ito si Chao, manya ko, hinalikan si ganito. Imagine that, siguro ngayon sasabihin na po, ng mga kabataan, nalikan na sa piski, nawala sa kamay, manya. Papanis pala na itong mga to eh. Okay, bakit? Ako, I've heard
a lot of stories already from the young ones today, ha, na kapag ngayon is, may nangyari na lahat-lahat, hindi pa nagkatanungan ng pangalan. Please comment below kung totoo ito hindi. But ako may mga nakausap na ako, ilang babae o lalaki. Hindi pa nagkatanungan ng pangalan. Even kinabukasan, nagkatabi pang natulog sa ano eh, no? Hindi pa nagkatanungan ng pangalan. Para bang, boom, boom, pak, boom! Boom, boom, pak, boom! Sipat na eh, wala na. Hit and run. Hit and run na ngayon eh, no? So, and that is very scary. On a serious note, that is very scary, for especially to us parents, no? Biro mo, baka mismo siya, pag tinatanong na yung bata, paano ka na, sino nakabuntis sa'yo? Eh, dati noon talaga, pag nabuntis po, talagang nariyan, mamaya-maya, padadampot ka na, pakasala mo, anak ko. Ganun lang eh, no? Alam mo kung saan dadamputin perpetrator eh, no? Eh, ngayon, nako, igamitin mo pa yung social media mo, mahihirapan ka sa pag-detect kung nasaan yan. Lalo na't boom-boom-pack-boom yung style. Ni, hindi nga natanong, tinanong kung ano yung pangalan. So, paano mo hanapin yun? Diba? Anyway, well, those are the things that I, yung sinasabi kong, that's the reason why I still love our times before than our times now. No? Masyado nang tumalino yung mga tao ngayon. Masyado nang matalino, masyado nang advance eh. Nung panahon namin, iilan lang ang matatalino. Habibilan na parang sa klase na 30 na estudyante sa isang classroom, or 25 na lang, siguro kung may matalino man, may tatlo eh. Mga talagang matatalino. Pero lahat, karamihan, average na, no? So, doon kami sa average. Minsan, sa row 6 pa nga kami. Tapos, yung mga matatalino, iilan lang yun, no? Yung mga exemplary, no? So, nagkataon kami, hindi kami kasama doon sa matatalino na yun. Kaya okay lang, kasi mas enjoy kami. Mas enjoy yung hindi ka masyado matalino. Sorry sa mga matatalino riyan, ha? Alam nyo kung sino-sino kayo. Dahil kasi nga, kami enjoy lang yung buhay eh, no? Pag yung average ka lang eh. You touch like almost every aspects in life. Mas well-rounded yung personality mo. Kami yung parang taong batang kalye, kung tawagin, no? Batang kalye. So, saan kami na, mas brother, I believe, yung personal experiences namin. That's why it made us tougher, no? But anyway, with that, again, eto po si Cha. I hope you enjoyed my topic for today. The advantage or benefits that I saw, at least 6 of them, no? Nakita kong mas maganda nung panahon namin. Or the 80s, or even backwards, going backwards years, no? Than during the times now. Again, it's debatable, so please comment below. Of course, yung mga millennials ngayon, sasabihin na, mas gusto na ngayon, kasi meron na sila lahat eh, no? But, if you would compare the complexity of life now, than the simplicity of life before, dun ako sa simplicity. Dun ako sa, no, mas onti lang yung kailangan mong malaman. Hindi naman madapat malaman sa buhay, pero security as well as privacy wise, I prefer the life then, no? Mas simpler, no? Okay, with that, thank you very much, ladies and gentlemen. This is Cha Solomon. This is my YouTube channel. Dati, it's Cha Life and Imperatives. Now, it's just Cha, so I made it simpler. So, please subscribe to my channel. Please support me. I'd love, because this channel is mainly for the purpose of later on me supporting the stroke victims or survivors and OFWs later on, no? So, thank you very much, ladies and gentlemen. God bless, peace, love each other, love one another, especially your families. Bye. Thank you very much. God bless.